Hey guys, samahan nyo ako ngayon, ano, lilinisin ko yung MAF sensor natin, which is yung mass airflow sensor. Lilinisin natin yan and I'll show you a quick video about it. Intro. This is our MAF sensor. And lilinisin natin siya today, no? For the full video of this, check out nyo lang yung link sa taas kung paano ko dismantle to MAF sensor. Usually located naman siya sa ano eh, near the filter box. So andun lang siya. So bakit ba natin kailangan linisin to? Well, actually ito kasi ang responsible for sending out information sa ECU kung gaano kadaming air ang dumadaan sa kanya. Kaya malapit siya sa filter box kasi doon yung unang lumalabas yung hangin, no? So siya yung nag-i-intercept noon para magkaroon kayo ng magandang fuel and air mixture. So dahil sa kanya. So yun yung inaano niya. Eventually, nagdudumi yan. So, dahil sa mga fine dust, mga pupasok yan sa filter natin, yung nakakatagos, kapag madumi na yan, yung signal na idadala niya sa ECU is sometimes hindi na tama. So, nagkakaroon na kayo niya ng symptoms like rough idling, and kapag worse, kapag sira na tong ganito, nagsistall na siya. Yung sasakyan, pag start mo, namamatay, yung mga ganong klase, and hindi na maganda yung signal na napadadala niya sa ECU. So, lilinisin lang natin ito ng isang mabilis. Papakita ko sa inyo kung paano. First, we'll be using this one. It's a WD-40 fast drying contact cleaner. It's important, no, na fast drying yung gagamitin natin. Dahil electronics yan. So, kailangan sure na matuyo ka agad siya. And important, you will be needing this nozzle tip. Itong straw na ganito. Para ma-access natin yung pinakaloob. Just insert it there. Okay. Test it. Test natin. Alright. And kung makikita nyo, ang bilis matuyo yan. It's drying quickly. Yan, ganyan siya kabilis. So, quick drying. Alright, so this is our MAF sensor. Dito dumadaan yung hangin sa butas na yan. So, lilinisin natin yan. There. Get in there as much as you could. Sa mga butas na yan. Ayan. There. Okay, important din sa terminal, kailangan malinis din natin yan. Okay. Yan. Kapag hindi na maganda yung contact niyan, of course, hindi rin maganda yung electronic ano niya, signals. Kaya kailangan malinis yan. Okay, few more. Okay. So we're almost there. Outside niya. What else? Where? Saan pa natin yan pwede linisin? One more. Okay. So okay na yan. All you have to do, kasi since quick drying siya, sobrang lamig yan. Nag-evaporate siya ng mabilis, no? Nagkakaroon siya ng condensation dahil sobrang lamig niya. Ayan, as you can see, it's best itutok niyo na lang muna siya sa electric fan. Matuyo ng husto. Ayan, so about mga 10 minutes siguro, tutok niyo lang sa electric fan. Okay, so once tuyo na yung MAF sensor natin, wala ka nang mahihipo dyan na
condensation sa metal plate or any places dyan sa MAF sensor natin. Terminals, okay na, malinis na siya. Before install ito, here's another tip, no? We will be putting a dielectric grease, yeah? Dielectric grease for sa terminal, no? It will make the terminal moisture resistant. So it's moisture resistant. Isa sa mga causes ng mga sensors kung bakit nasisira. So you have your terminal here. Kapag napapasok siya ng moisture, for example, engine washing, river crossing, yung mga ganyan, pinapasok ng tubig yan dyan. And eventually, nagkakaroon siya ng corrosion buildup sa loob. And that's the time na nasisira yung mga connections na niya. And then, hindi na maganda yung contact. And nasisira na yung sensor because of that. So, para maging ano siya, moisture resistant or water resistant yung terminals, just for the terminals, ha? Huwag niyong lalagyan dito yan sa loob. Don't put anything inside here. Yan, sa hole na yan. Just on the terminals. Okay? Use dielectric grease. There. Dielectric grease, it's made for electronics. Para maganda yung contact niya. And for terminals. So, yan. Pakita ko sa inyo kung paano ko yung saktong amount lang. Alright, so this is our terminal, no? Dito pinapasok yung socket. Lalagyan natin siya ng dielectric grease. Just enough. There. Alright, so just enough lang. Ganyan lang siya kadami. Parang naglalagay ka lang ng toothpaste sa toothbrush, no? So that will make the terminal moisture resistant or water resistant. So there you go, guys. Yung dielectric grease, pwede yan sa terminals ninyo, like barometric sensors, camshaft position sensor. Pwede yan dyan. And other sensor na may ma-access nyo yung mga terminals, pwede yan, just to make it moisture resistant and or water resistant. So, there you have it, guys. Quick video lang tayo, no? Kasi meron naman tayong video mas detailed pa. And there you go. Please do subscribe sa channel natin, guys. It's very important. Bye!